Yun, magandang araw po sa lahat. Ako po si Lee, ang inyong kasisi. Ngayong araw po na to, ang bang pecha ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo ng January. Alam mo, ito pong January ang isa sa pinaka kinakatakutan kong buwan. Hindi lang po dahil sa naubos na yung pera ko pagkatapos ng Pasko at saka bagong taon, kundi renewal na po ng mga lisensya. Renewal ng business permits, ng LTO registration, tapos filing pa ng mga BIR, pagka mga ilang buwan pa, filing naman po ng mga ITR. So kanina, pasensya na, hinihingal ako pag ang bigat-bigat pa po ng bag po. Kanina po, binawasan na po natin yung isang stress natin. Nagpunta na po tayo finally sa munisipyo para po ayusin na po yung ating business permit. So far, maganda po yung proseso ng proseso ng renewal dito sa amin. Mabilis lang po. Wala masyadong hassle. So within an hour or less than an hour, nakuha ko na po yung business permit ng dalawa naming negosyo. Sa nanay ko po at dun sa asawa ko. So yun, nabawasan na po yung stress natin. Ang iisipin ko na lang po ngayon ay ang BIR ko at yung LTO registration ng dalawa nating kolong-kolong. Yan, pwede na ako magtanggal kasi wala na masyadong tao dito sa area nito. Ngayong hapon lang po talaga tayo naging free. Free po tayong gumala. At ngayon nga po, papunta po tayo sa farm ni ka-farmer. Ayan, maganda po yung kanyang view din dito. Kaya kumpara sa amin, mas malapit po kami sa bundok. Pero paglabas niya po ng farm, tingnan niyo naman po yung view. Ayan. Sa kanya naman po ay isang napakalawak na palayan. Ang ganda ng view, di ba? Merong nagja-jogging dito. Dati dito kami nagja-jogging. Dati yun. Ngayon medyo nadagdagan na naman po yung timbang natin. Sobrang busy po natin sa punlaan kasi. Kaya parang kulang na sa exercise. Yung trabaho naman kasi sa punlaan, hindi naman ganun kabigat. Matrabaho pero hindi ganun kabigat. Lalo na ngayon, more on management na lang ako. Dati, ultimo paghalo ng lupa ginagawa ko. So yun, ito yung irrigation. Sumusuporta sa palayan ng mga ating mga magsasaka. Tapos yun yung bundok ng Arayat. Marami pong farm dito. Ayun. See? Ganda po ng lugar, no? Hi! Lakad muna tayo doon. Meron akong... Naglakad lang po ako kasi yung service ko pong Pajero, kolong, ginamit po, may delivery po kasi kami ngayon. Kanina, pinahiram ko muna yung aking pang-deliver. So yun po yung view namin. Ganda po, no? Nakakaliw po tumira sa probinsya talaga. Tahimik. Tsaka maaliwala sa paningin. Pagising mo, paglabas mo ng bahay, yan, kabukiran. Minsan, hindi ka nalalabas ng bahay, bukid na agad. Yan, ito na po. Malapit na po tayo kay naka-farmer. Magpa-farm tour na rin tayo. Dito po sa tapat niya yung bahay ng ating isang customer. Kuya. Wala si madam? Silipin natin. Ha? Ha? Si kuya. Ay kuya. Sinama na kita rito. Si ate. Ginagawa sa buhay. Pupunta ako sa kabila. Naglalakad ka. Nasa yung tricycle mo. Ginamit nila sa pag-deliver. Ito. Pangalan nga natin, nakalimutan pala. Mary. Oh, pambira. Yung nga pala, yung pusa nga pala, pinangalan ko sa kanya. Ito po yung farm ni Ate Mary. Yan, meron siyang kubo doon. Tapos ito, yung kanyang farm. Mahusay din po magtanim to si Ate Mary. Ayan o, ang linis ng palaya niya. So, magpayaman. Ayan, ang linis ng palaya ni ate. Mahusay po itong farmer pagdating sa palay.
Okay lang ba isama kita? Ha? Ayoko. O yung paa mo na lang. Yung paa mo na lang isasama ko. Ayoko. Ito na po. Nandito na po tayo. Ayan, nagpa-unlock po si Sir. I think a farmer po. Pinagbigyan niya tayo. Ito na yung ginagawa niya. Improvement sa kanyang farm. Sikat ka oh, tinuturo ka, nagbablog. Ano, wala kang trabaho ngayon? Meron. Kumakas lang ako sa trabaho ko. Hello po. Ay, sorry. Magkasama na naman po uli kami. Hello, ma'am. Ayan yung ano. Ilang ba na? Oh my God, lapit na. Off camera. Si Dina lang at si Ate Els. Nagkisbisan pa. Emily at si Dina ang ating mga kaibigan. Hindi pa po sila sanay, parang ako lang. Nomar! Jay na dalawang row kasama ko si JR. Alam na si Madam Emily at saka si Madam Dina. Gusto naman po yung aray, aray. Okay na. Wala na. Napabigay na. Ah, pinamigay. Pasyal kami, Madam, ha. Napunta sila sa Manila. Huwag lang machugi. Okay lang. Huwag lang machugi. Huwag para magpipiklik tayo, no? Para magpipiklik. Hmm? Ito yung farm ni ka-farmer. Dati may bunga tong ano, ano ba to? Oh, mabolo. Ang dami nga dito. And then, ninakawan ko pa ng bunga to eh dati. Seedless, di ba? Pero yung mga lumusot, tama-tama pala, nung nag-ulysis, meron na siyang maliliit na bunga. Seedless to, di ba? Seedless. Ayan, tingnan mo yung mga nakalusot. Ay, sabagay, meron lumabas, maliliit. Pero yung kaimay to, ganun din. Oo, oh, ano tawag ito? Ang tawag niya, mabolo. Pero yung kahoy niya, kalang. Kamagong. Kamagong. Ano ba yung gusto kamagong? Ito po, no, kung ano, ang puno po ng mabolo, ang kahoy niya po ay kamagong po. Nanda ko yan kasi section kamagong ako nung ano eh. High school. High school. May laman yung ano, fish pan mo. Nice. Oh, ang ganda, no? Pangarap ko rin ng fish pond, eh. Pangarap ko rin manukan. Ay, dyan po yung mga chicken mo. Hindi, kay po yun. Ah, kay Jinky. Asa na pala yung bayaw mo? Ayun, no? Si Jinky yung na wala ata, ng kami dito. Ganda po, oh. Pangarap ko rin po talaga magkaroon ng fish pond dati pa. Kahit maliit lang, kahit mga 1/4 lang nito. Kahit yung nanay ko, yun yung pangarap niya. Yung paglabas mo, mamimingwit ka lang. May kubo ka, tapos mamimingwit ka. Tsaka masarap yung pagka may bisita ka, papakainin mo ng yung galing sa fresh from the pans po. Mamimingwit. Masarap din po kasi yung feeling ng namimingwit din po eh. Ito. Natindi rin yung epekto ng Ulysses sa kanila. Parang umaliwalas yung paligid dahil na kalbo nga yung mga puno. Ay, kalamansi mo na malalaki, wala na rin. Iba may-ari nito, no? Sa kabila, iba. Wala kung sinong may ari doon eh. Magandang makuha na sa likod ko. Oo, true. May bahay ka doon na. True. Ganda. Tsaka mataas siya. Yeah. Ay, yung ano pati na yon, yung lugar pati na yon, ano yon, gagawing main, ano yon, parang kalsada siya. Ano yun? Yung ano, yung sa likod namin. Ah, may plano. Yung papuntang bundok. May plano na din ba doon? May plano na yun. Wala ba binibenta doon? Wala nga eh. Dami nga nagpapahanap eh. Wala na. Yung mga ano natin. Oo, sige, sige. Sakaling. Nahanap kasi ako ng pwede ko pang gawing farm na may mga alaga. Hindi, okay lang.
Magpipiknik kasi ka. Ay, magpipiknik ka doon sa may... Hindi, pinapili ko na. Kaya, merienda. Doon o, sa may harap nung... Sana iniwan nyo na lang doon. Mas masarap kumain sa may... Oh, baya. Dahil mo kalamansi, no? Kailangan nga pala yun, i-spray din yan. Oo. Sa sobrang dami ng trabaho talaga. Bunga na namin ng ganyan. Kaya bunga ng kalamansi namin. Talaga? Oo. Danto, hindi pa namunga, no? Si Dodong, isang beses lang namunga yung dalanda niya. Ito sa harap mo. Ha? Daming ganito dati. Doon sa harap. Ito yung pinunta ko dati kay ano eh. Sa lugar na to. Ito yung unang pinunta ko. Mara de Agua. Sinerge ko sa FB. Kaya nga kineto ko nga doon sa isang vlog ko kung paano tayo nagkakilala. CDR yung ano mga yun, ano? Ito. Pero yun, mga... Ayan, ito ganito po yung isang gusto ko. Ano ba yung mga manok? In love din po talaga ako sa mga manok. Ang daming lalaki. Nabili ko. Sige sa akin. Ayan, dami. Ang dami, Ro. Ang dami mong lalaki. Anong lahi ito? Puro lalaki, no? Pero ito babae yan. Ito babae. Ha? Mukha na siya. Masyado malaking lambi. Lalaki. Mukha na siyang lalaki. Ano, ano yan? Doman ang tawag. Talagang tunay. Si Bayo mo mahilig sa manok talaga, no? Yung mga imported na manok. Mm. Wow, bago na yung bahay. Ay, ito. Ay, ito ba yung bahay ni Lindon? Wow. Oh, naalala mo ba, madam, kumuha tayo ng manok dito? Tayo ba yun? Oo, yun din sinasabi ko nga yun. Oh my God, ang dami! Ang ganito. Tapos nagbibenta pa ng itlog si ano, brother-in-law mo. Sisiu. Oh, ah, sisiu na. Dati itlog eh. Dati itlog. Mm-hmm. Gansa po, meron. Ayoko, maingay. Oo nga, parang aso daw yun eh. Kaya, kumbaga pag nakita ng tao, ingay ng ingay. Kanina may nakipagpalit sa akin ng... Ang laki ng... Lalaki na... Bibi. Bitik ba yun? Yun, ayun. Mm-mm. Kasi nga, papalitan ko na din yung mga lalaki ko. Kasi, parang walang inbreeding ba? Anong ano yun? Ayun o. Yung nag-iisa na yun o. Peking duck. Ah, yun ang peking duck. Kasi kung bili ako ng peking duck, ngayon, nung nangingitlog na, namimirwisyo na sa kabila. Binenta ko ng palugi. Paano namimiris yun? Nakakalabas doon, sa pakapalay. Lumalo. Oo, ngayon, binenta ko ng palugi. Yung itlog niya, naligaw, nalimliman ng bibi. Naligaw siya ngayon. Salang siya? Lalaki. Ngayon, naglalahi dito, kaya may mga crossbreed na ako lumabas din. Ang galing. Naiwan lang siya. May makikita binibenta ng ano mo yan? Alin? Bayaw mo, yung mga manok niya. Di akin yan. Ah, sa'yo na to. Yung itong mga manok lang na to. Kasi nga, gusto ko sana mag personal na itlog. Kami, pang ano din ba? Ah, saan po? Ang asan ng babae? Ano lumaki? Puro lalaki pa yan. Nadaya nga kami. May ganyan. May ganyan. Pero may mga babae, siguro mga walo, ano yan. Kaya nga. Kasi hindi mo naman makikilala, di ba, pag sisiw kung babae o lalaki. At anong gulayan mo? Ayan. Something gulay-gulay. Ano, kulot nga yung silik. Ah. Mag-kulot ba na yun? Ba, ano? Hindi, iba-iba yung ano. Pero kadalasan yan na insekto yan. Tingnan ko ah. Ito yung bahay ni Lindon. Wow, mas maganda pa yung bahay ni Lindon kesa sa ulo. Hindi, may aso. Titingnan yung pusa. Ay, doge. Tingnan mo madali yung pusa. Ang cute, oh. Saan? Yan! Saan tayo pagkain? Ang naman yung Wing! Nakatali ka pa? Kala ko pa naman matapang ka. Wow! Oh, wow! Tingnan ko yung ano, gulay ni Sir. Pag mag-order ng lechon nga, aha. Ko, pag dito na lang pipick up, eh. May waiting area sila. Kasi marim lang. Ayan, dami bunga ng kamatis mo. Ayan o. Dami no. Ito na yung natirang papaya o bago na to? Ah, di ba wala ka nung nakaraan? Kumuha ko kay Madam Ben, sa kay Mama. Ayun, yun, sa'yo yun. Dalawa na yun. Yun yung natira. Buti may natira pa. Oh, dalawang natira. Ito mga bago na. Dapat ba tanggalin yung mga ano? Sa ilalim? Oo, pwede rin. Madama lalaki ng mga ano? Sili? Dynamite. Dynamite siya. Kumulot nga. Kahit sa akin kumulot. Kasi Pegasus. Lamig.
Yes. Sobrang lamig or ano? Ah, hindi. Sa insekto. Pagka ganitong klase insekto to. Insekto na yan? Hmm. Na nag-spray na ako eh. Ah, yung pinapang-spray mo hindi siya pang kontra kulot. Fungus lang. Fungus. Pero most probably to... Ano? Hindi. Virus to pero dala ng insekto. Insekto. Ah. Oo. So... Kung i-spray ko ng fungus. Hindi naman. Kailangan. Pegasus lang. Tapos tutubo na yung panibago niya ano. Pegasus na? Insecticide. Ah, insecticide. Ganda, no? Wow. Ito parang tambayan. Tambayan. Receiving area. Parang receiving area nan. Ganda. Ganda na, no? Malaking gastos din to. Asa cellphone ko din. Tapos ito yung... Di, dyan pa rin kayo? Naglelechon? Oh, yan yung lechon. Stop mo na ako eh. Bakit? Walang ano? Walang baboy. Mga middle February. Sabi ko sige, tatiming ko na lang. Bakit? Tapos na rin naman yung ano yung season. Tapos na rin muna. Hello there. Sinintay. Almost dead. Ganun talaga. Bukas na magbubugol na sila. Okay. Ito po, ang dami niya pong ano nga ito bro? Madre de Agua o Tricantera. Yan, pagkain po ito ng mga alagang hayop, baboy, kuneho, kambing, dodong. O, si ating ka-farmer. Ayan, hello kay Josie and Melvin Pascua dyan sa Dubai. Ingat kayo. Nandito si Lee. Ayan. Thank you. Kasama thank nyo you. Daw sa trabaho. Opo. Salamat ng marami sa suporta ninyo. Sobrang idol ka ng mga to. Araw-araw sinusubaybayan ka nila. Talaga naman. Thank you. Ma'am, gusto mo na mag-retired? Ayaw! gusto mo na mamahinga, madam? Hindi naman. Ganito mo na Kasidling na. Kasidling na. Yes, hindi mo ba kilala ang kaharap mo? Ayan, may humabol po tayong ating napakagandang kaibigan. Wala na pong tatalo sa kagandahan niya. Ay, hindi po siya. Hindi po. Hindi po yung naka-SM Foundation na tinutukoy ko. Yung naka-DA po. Ay, Ate Monica, ang ganda-ganda mo talaga. O, Dong! Adyan ka pala, Dong! Oh, adyan ka! Hi, Ate! Hello. Si Ate po, ano nga ang ano mo, Tess? Sa ano, DA? Ano, former technician po ng Pampanga. Ayan. Technician po siya ng Pampanga. LTF, Tess, no? LTF. LFT. Ah, LFT, sorry. LFT Local Farmers Technician. So siya po yung mga tumutulong po sa ating mga farmers. Especially sa rice din, no? Rice farmer po. Dark mahogany. Nagpipiknik po kami. Nagdrone kami mga misitas. Ay, talaga? Nagtanim yung ano, drone. Aha! Sabog! Sa isang hektarya is 15 to 20 kilos. Wow! Sabog yun, madam, no? Ay, ang daming bunga ng mulberry. Sarap yung mulberry. Ay, mga farmer yan. Hello, kumbaga may natitira siyang battery para bumalik ka na. Si Tito Robert. Babalikan niya kasi siya ulit nagtanim. Para rin sa amin maliit na rin na ganyan. Kaya walang malalaktawan sa drone. Ha. Hindi na kinaganda yun. Malaking drone 'yun, madam. Malaking drone. Ilan ang kaya niyang buhatin? 20 kilos. Hon, laki. Ano yung pinaparenta ng gobyerno? Pinapahiram? Hope. Oh, yung Hope. Yun ang nagpapa, ano, nang, may bayad siya 3,500. Pero sa amin, 3,000 lang. Pero sa, ano, sa mga farmer, 3,000 siya. Kasi sa kanya malalaki, ganun kahaba. Ah, ano yun? Pakistan yata yun. Ano ba yun sa'yo? Hindi, itakangatili yung mga Himalaya. Himalaya. Himalaya na. At saka white mulberry, no? Yes, dong. Hindi siya umitim. Mitim. So hey, kaya lang, yung white? Hindi yung isa, yung pula, mitim siya kaya lang dong, hindi mo makain. Sobrang tamis. Sobrang tamis? Sobrang tamis. Parang nakaka-ano sa lalamunan. Siguro. Maganda naman kasi may kumting asim. Maganda yung may asim. Kaya itong native mas maganda to. Kaya lang konti lang. Kapag natin ka lang ganito marami sa... Malaki yung...
po, dito po tatayo yung kanilang dream house. Galing, no? Ganda ng view pagka no, nasa taas ka, no? See? Relaxing. O, naka, nagmi-mirror po yung ano. Titingnan mo, nagmi-mirror yung ano, yung bundok sa fishpond niya, no? Oo. Galing. Pero bago yan, meron po tayong bisita. Ayan, si Lee. Ang inyong ka-seedling. Hello po! Mga ka-seedling at mga ka-farmers po natin. Kung hindi nyo pa po alam, sa mga hindi pa po nakapanood, yung siya po yung kaibigan ko na nagtuturo din sa YouTube na ano bang... Tutorial po ng pagsisidling. Pagsisidling, tapos adventure na rin po. At farming, mga ka-farmer. Kaya yung mga mahilig sa farming dyan, sa halaman, check nyo po ang ka-seedling Limisitas. Yes. Ayan, binago niya na po yung kanyang pangalan. Pero makisearch nyo pa rin naman yun eh, kahit yung luma. Yung luma. So ayan mga ka-farmer, please support po yung kanyang channel. At marami pong salamat sa mga nagsuporta na. Napaka-init po ng pagtanggap ninyo. Maraming pong salamat. At yun nga, sabi ko sa kanya, mukhang may future tayo. Marami po kayong matututunan sa kanya. Oo, ka-farmer, mas magaling to. Grabe. Ang dami niya pong alam at ang dami niyang may share sa inyo about sa ano. Subukan niyo pong bisitahin yung kanyang YouTube channel. Mai-impress po kayo mga kapatid. Garantisado. So ayan po. Puntahan niyo po yung kanyang YouTube channel. Kasidling Limisitas or Limisitas lang po. Baba, iyan po namin sa baba. So ayan na. Thank you po. Maraming salamat. Salamat. Ay, promotion ulit. Mamala po ngayon. Pag 5 o'clock. At saan ba kayo galing? Kanya-kanyang bahay. Magano talaga ng farm? Ako, Kandaba. Galing ako, nag-drone kami doon ng palay. Oh, yan. Nagtanim ng palay siya. Ng drone. LFT po siya, nagtuturo po siya sa mga farmers natin. Ayun. Mm-hmm. Kaya pala si JR, biyaya ng... Ito po, biyaya ng dagat. Nakatimbre lahat. Oh, siya lang po. Ako, hindi. Gabi naman. Ayan po yan. Lani naman. Kabaka po ako dahil sa tulong niya. Ayun. Bawin man. Ayun ba? Kay JR. Ayun po, maraming po. Salamat. Galing sa iyo ba kanya, dong? Magandang buhay. Aha. Magaling talaga ng DA ngayon, no. Tigil. Ilang bali, ilang taong ka sa pa ilang taong ka pala sa. Palo. Ang farm na punta. Sa palo na ni deliver ko balo na niya. Ano? Oh, putang yan lili, pwede mo naman balo. Napundar mo to doon sa pag itong farm. Itang nasi mo madudulo. 2008 sa barko. Katas. Yan kita lalam. Tapos okay, ikaw yung nag ano initiate ng kanila ng mga mulberry. Kasi parang alam mo talaga kung ano yung kailangan sa. Nung nagkababoy. Kasi kalala ko nung pa sabi ang niya ko. Yung dalaga tang kay farm ng JR kita dito na ng Katinon. Yeah, yun, ang dami oh, sa gilid, pero madali. Kaya nga, ito dati punong-puno ng madali. Oh, yan, tinaniman ko din. Kasi ngayon pa nagagamit. Kasi ito talaga, allotted talaga tong area para sa bahay. Dati maraming agwa rito eh. Madre de agwa. Yung harapan na yan. Pinatay niya ng bahay talaga. Gusto mo talaga yung bahay mo nasa harapan talaga. Siyempre naman, sa farm talaga yan. Kasi ayaw ko ng bahay na wala pag ano mo, walang lupa. Papipiliin ka, maliit na bahay, malaking lupa. Doon na sa maliit na bahay, malaking lupa. True. Kaysa malaking bahay, walang lupa. Puro bahay lang na. Nang gagawin mo sa puro simento. True. Kung papasok ka ngayon, ano? I-miss mo talaga yung... Pero at least ito, may ano ka naman. Malilibang ka, marami kang alaga. Lapit na ako, pag gano'n ko lang, nandiyan ang mga alaga ako. Sa likod mo na dyan yung fishpan. Manerta. Hindi ito yung fishpan niya. Grabe rin yung ano, yung mga pumbaga, sa totoo lang yung pagtatrabaho natin. Grabe rin. Magigising ka na madaling araw. Kahit kami, gano'n din kami. Nagkakasalubong lang tayo, kanya-kanya tayo diskarte, no? Sa totoo lang po, ganun po kami magtrabaho. Nagkakasalubong kami, may dala-dala niya lechon, dala-dala ko po lahat, tapos bip-bipan lang po kami. Ganun lang. Kaya sa totoo lang, masasabi po, galing po talaga sa bibig ko, mga hardworking po talaga kami. Sobra rin po. Talaga. Isan kulang pang oras. True. Pero ako naman, sa Pilipinas. Yun naman ang kinaan. Uwi mo kahit pagod ka. Hindi, mga nagawa mo yung mahal mo. Pagod ka, pero hindi hirap yung kalooban mo. Pagod lang po yung katawan. Tagawa talaga. Okay lang. Pagod ka, isang tulog.
Wala na yun. Totoo. Mas mahirap yung mental. Bakit na nalang mature yun? Yeah, nag-agree talaga ako dyan. Oo, tapos ginagatang yun. Kasi kumbaga may pera ka nga, pero pagising mo, yung kumbaga kinabukasan, hirap na hirap yung kalooban mo. Babangon ka na naman, same. Ito na naman. Pare-pareho lang naman. Pero ito, babangon ka, excited ka, kahit sabihin mo mapapagod ka. Didiscardihan mo yung game plan mo para sa araw na yun. Totoo. Oo, natin na rin mag-press. Pagod yung katawan po, pero hindi po yung kalooban. Kasi kumbaga nandito ka sa Pilipinas, pero nandito ka sa Pilipinas, wala po talaga masyadong pera. Pero ang kagandahan, nagagawa mo po yung bagay na ikakasayan po ng puso mo. Yung pagtatanim, sa kanya po ito, yung kanyang pag-lechon niya. Tapos yung lilibot? Pag-pipish pan. Simple lang po yung buhay, konti lang po yung kailangan mo pera. Pero masaya po. Yun po yung aming naramdaman, kaya po nandito na po kami, nagpo-for good na po kahit po wala kami masyadong, kumbaga hindi kami po sagana sa financial. Pero sagana pa rin po kami sa pangarap. Tsaka sa kaibigan. Sa kaibigan, ayun na. Sagana po kami sa kaibigan. Ayan, no? Sagana po kami sa kaibigan. Dami ko pong kaibigan. Isa, dalawa, tatlo. Ulitin ko po. Isa, dalawa, tatlo. Oh, kami magbasan! Alam na kami? So, yun. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa amin. That's G! So yun na po ang kabuuan ng aming farm tour sa Farm Nika Farmer. Papaalam na po kami ang aking mga kaibigan. Hanggang sa muli po, mga ka-seedling. Bye-bye! Bye!